Isa po mapagpalang panonood, mga kaibigan, mga kapatid, at muli po, ikinagagala ko pong makasama kayong muli sa ating pong ginagawang pag-aaral ng salita ng ating mahal na Diyos. Patuloy po kayong sumusabay-bay sa may series na In the Crucible with Christ. Nawa po ay patuloy kayong nakikinabang, nabibless sa mga bawat paksa na aming pong itinatalakay, ipinagkakaloob sa inyo, and we are so happy. So, bless na makapaglingkod po sa inyo. Patuloy po nating tinutuklas kung paanong ang mga crucibles ay ginagamit at pinapahintulot ng ating mahal na Diyos upang nang sa ganon tayo ay mas lalong magtiwala sa Kanya, mas lalong lumago sa ating pagkakilala sa Kanya. May mga pagkakataon na hindi natin maintindihan itong mga bagay na nangyayari sa atin. Ngunit tunay na mabuti ang Diyos at hindi niya tayo pinapabayaan at patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin ang katalinuhan, ang kalakasan upang nang sa ganon makita natin ng lahat ng mga ito ay merong purpose ang Panginoon, meron siyang magandang panukala at at the end of the day, He leads us in the right paths para nang sa ganon ay mas lalo po tayong makapagtiwala sa Kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, sana po ay nakikinabang kayo, sana po ay nabibless kayo sa pagkatulad po ng ating pinag-aralan noong nakaraan. We need to live a life of praise. Isang buhay na kung saan ay ang ating kagustuhan, layunin ay magbigay puri sa ating Panginoon anuman ang mga bagay nating pinagdadaanan, anuman ang mga bagay na nangyayari sa atin. Ano po? Sana po ay anumang pagsubok, anumang problema, anumang bagay na hinaharap natin ngayon. Piliin po nating magpuri sa ating mahal na Diyos at panghawakan siya. Hindi po ito madali, ngunit sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, we can do it. Amen? At ngayon naman po ang pag-uusapan po natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na ito ay napakagandang topic. At ang topic po ito ay may pamagat na meekness in the crucible. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral. Ako po si Pastor John Alexis Mercado, ang patuloy na naglilingkod po sa inyong lahat
Mga kaibigan, mga kapatid, isa pong kagalakan na patuloy pong mapaglingkuran po kayo sa pagmamagitan ng 3 Points Ministries. Tayo rin naman ay napapanood sa Hope Channel Philippines. At ganun din po sa iba't ibang mga pages na tayo pinapahintulutan, maipalaganap ang mensaheng ito. Maraming salamat sa ating mahal na Diyos. Maraming salamat sa ating pong Hope Channel Philippines na pinapahintulutan na maibahagi natin ang pag-aaral na ito. Kung kayo po'y nanonood ngayon sa telebisyon, nawa po'y mabless po kayo at pakibahagi ninyo, pakikwento ninyo sa mga kaibigan ninyo na may pag-aaral po tayong ganitong ginagawa. At ganun din naman po sa mga nanonood sa social media ngayon. Maaari nyo na pong i-share ang video na ating pinag-aaralan ngayon. I-share ninyo sa timeline ninyo, i-send nyo through private message or sa kung ano pa mang pamamaraan, at sa pamamagitan po niyan ay may mga taong makikinabang na makakapakinig, makakaalam na may kinalaman sa salita ng ating mahal na Diyos. At kung ito naman ang unang pagkakataon na nakakasama po namin kayo, paki-like, paki-subscribe, paki-follow nyo po ang ating YouTube, ang ating Facebook upang sa ganon ay manotify po kayo sa mga videos na ating pong ginagawa. At ito ay isang paraan na rin naman po ng pagsuporta sa ating ginagawang ministry. At maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid, sa mga kaibigan na patuloy pong nananalangin, nagpapakita ng kanilang love, ng kanilang concern, ng kanila pong generosity upang sa ganun ang ating pong gawain ito ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta upang sa ganun ay maisagawa po natin ang ating mga pag-aaral online, through media, at ganun din po sa mga face-to-face na mga ministries na ating ginagawa na tayo po'y nakakadalaw sa iba't ibang mga lugar upang sa ganun ay may palaganap ng patuloy ang salita ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po sa inyo na mga ginagamit ng ating mahal na Diyos, at nawa po'y patuloy kayong pagpalain pa at patuloy na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang inyo pong madama, maranasan sa bawat araw ng inyong buhay. At muli po, wini-welcome ko po kayo sa ating pag-aaral na ito. At sa pagpapatuloy po nito, ay tayo po ay magalang na yumuko sa isang panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, tunay pong napakabuti ninyo. Salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin. Upang sa ganon ang mga bagay na aming mapag-aaralan ngayon ay makatulong nawa sa paglago ng aming pananampalatay. At tulad po ng title ng aming pag-aaral ngayon, Lord, help us to be meek. Hindi po namin ito kaya sa aming mga sarili. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manghawak lamang sa inyo. Nawa po ang banal na Espiritu ang tumulong sa amin upang sa ganon ay hindi lamang sa maunawa namin ang pag-aaral namin, maging parte din po ito ng aming araw-araw na buhay. O mahal na Diyos, sumihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakasala. Linisin niyo po kami at nawa po ang aming mga puso at isipan ay maging handa upang matanggap ang inyong mga salita. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo po ay sumusubaybay sa ating ginagawang pag-aaral na ito, at nawa po ay nabibless kayo, nakikinabang po kayo, at muli po pagpapatuloy natin ang ating series na In the Crucible with Christ, at tayo po ngayon ay patuloy na tinutuklas ang mga magagandang leksyon mula po dito. Ang pag-aaralan po natin sa oras na ito ay may pamagat na meekness in the crucible. Paanong tayo ay mananatiling meek sa gitna ng lahat ng mga sufferings, mga bagay na ating pinagdadaanan sa buhay na ito. At ang memory text po natin matatagpuan sa Matthew 5 verse 5. Ang sabi po ay ganito, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, nung aking pinag-aaralan itong leksyon na ito, grabe, mga kaibigan, mga kapatid. Kumbaga yung character of being meek, mapapansin nyo po at mababasa nyo to na ito ay naging karakter ng mga karakter sa banal na kasulatan na tunay na talagang sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Isa dyan si Moses, who was described as a very meek person. Well, there are times na siya ay nagpo-fall, bumabagsak, but he was described. He was portrayed as a very meek person. Even Jesus, of course Jesus, was proclaimed and he was identified, he was described as a very meek person. At ang sabi sa ating talatang susi ay, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Yung mga taong meek,
At alam nyo, sa ibang translation, this was translated as humble. Ano po yung nagpapakababa? Ay sila daw po ay will inherit the earth. At alam nyo, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, mga taga-subaybay, itong mga katangiang ito ay hindi na napag-uusapan ngayon sa mundong ito. Sapagkat sa mundong ating ginagalawan ay mas okay yung lagi mong ipinaglalaban yung iyong karapatan, yung kagustuhan, at hindi lamang yon yung talagang ano ka yung kung ano yung karapatan mo, yung rights mo, dapat lagi mong gawin yan at laging dapat ikaw ay manalo sa mga bagay na iyong pinagdadaanan at ipinaglalaban. Pero dito mga kapatid, yung salitang meekness is defined as enduring injury with patience and without resentment. O di ba pag tayo ay nai-injure, o kan tayo nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga injury o ng mga bagay na hindi maganda sa buhay nito, ang tendency mga kapatid, we become impatient. And aside from being impatient, we resent. Ano, nagkakaroon tayo ng resentment, tayo nagre-reklamo, tayo nag-murmur, at marami pang mga bagay. But in here, meekness is we endure the injury. With patience, tayo yung nagpapasensya at hindi tayo, mga kapatid, nagkakaroon ng sama ng loob, nagpapatuloy lamang tayo na lumalakad sa kagustuhan ng ating mahal na Diyos. Ngunit alam nyo, mga kapatid, yung aking sinasabi kanina, this is not a very common characteristic sa mundong ating ginagalawan ngayon. At alam nyo, nung aking pinag-aaralan nito, I'm praying to the Lord na ako po mismo ay, alam mo yun, yung maranasan, yung humbleness, yung meekness that comes from the Lord. Sapagkat alam natin, mga kaibigan, mga kapatid, tayo sa ating mga likas, ay alam mo yun, yung ang tendency natin is to resent, to not be patient, at hindi lamang yun, tayo ay ipaglaban lamang natin kung ano yung karapatan, and especially when we are experiencing injustices, sufferings, at marami pang iba, we want to really fight for it, deal with it, at ipaglaban kung ano yung tama. And of course, lagi nating pinipresent yan. There should always be the balance of love and justice. Love doesn't also mean that you will just tolerate at hayaan na gawin lang sa'yo ulit-ulit yung mga bagay-bagay. But at the same time, while we want to practice yung justice, hindi rin ibig sabihin na yung pag-justice ay lagi lamang nating ilalaban kung ano yung ating gusto. We need to do it with love and for concern for other people. And so being meek is a challenge, I guess, for everyone, even for me, mga kaibigan, mga kapatid ko. At alam nyo, sabi pa dito, yung meekness, enduring injury with patience without resentment, is one of the most powerful characteristic of Jesus and His followers. And yet, it's not an end in itself. Meekness of spirit can be a powerful weapon in the hands of those who are in the midst of pain and suffering. Yung mga dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa hirap, and still they are meek, they are enduring it with patience, without resentment, na sila'y nagpapatuloy, na nagtitiwala, nananampalataya, they believe that God is in control, can be a powerful witness to the people around us. And it will declare and will show na tunay ngang ang Diyos ay mapagmahal. And of course, we don't learn this overnight. We need to continually grow in a relationship with the Lord. Alam niyo, mga kapatid, mga kapatid, I have the opportunity to always talk, remind to our missionaries na dito po sa aking pinaglilingkurang lugar, na talagang ang pundasyon natin, at pag-uusapan natin yan mamaya sa isa sa mga 3 points natin, walang iba kundi yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat hindi natin magagawang maging mapagpakumbaba at maging meek sa ating mga sarili, we need the grace of God. Kasi yung ating nature na mapagmalaki, nature nating mayabang, yung nature natin na gusto natin, tayo lang lagi ang bida, laging lumalabas. And that's why we need the grace of God for this to happen. And so mga kabihan, mga patid, ang pinag-uusapan natin is meekness in the crucible. Yung tayo ay nanatiling mapagpakababa,
tayo ay patient, tayo hindi nagre-resent, walang resentment, kahit na tayo'y humaharap sa mga pagsubok o kahit na may mga injustices na tayo ay nararanasan. At alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, tatanungin ko po kayo, yung topic ba natin ngayon madali? Madali sigurong aralin. No? Pero sa ating mga buhay, alam niyo habang tinitingnan ko, sabi ko grabe ang challenging nitong ating lesson. And all I can do mga kapatid ko, mga kaibigan, I am not here to say na, ganito ako mga kapatid. I am not saying that mga kapatid. Ako po mismo ay patuloy na lumalago kasama ninyo. Patuloy pong lumalago sa aking relasyon, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. And together, sama-sama po nating tuklasin yung mga magagandang leksyon dito po sa ating pinag-aaralan ngayon. At sama-sama rin tayong magpanalanginan sa isa't isa na maging meek at humble sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen? And of course, I'll be sharing with you 3 points. Sa akin pong reflection, meron po akong 3 points na gustong i-share sa inyo. And let me begin with my first letter F, at ang linagay ko po dito yung figure. Figure of meekness. Bakit figure of meekness? Of course, we have no other example of meekness no other than Christ Himself. The Bible pictures Jesus as very meek person. Na kahit maraming mga pagsubok, maraming mga problema, He was meek. And we see that in the life of Christ when He was being accused by Pilate, by all the people around Him, by the Pharisees, by the people who wanted to crucify Him. He was silent. He was meek. He was just really there. He's the figure of meekness. And at the same time, we can also see examples from human beings. In the Bible, mga different characters in the Bible, yes, we have Jesus. But we also have others in the Old Testament, in the New Testament, na sila'y nagpakita ng meekness because they have grown in their faith and relationship with God. We have Moses, na talaga namang he was very meek, and we will be talking more on that sa ating pong second point. But dito mga kapatid, ang gusto ko pong bigyang pansin ay walang iba yung nasa Ezekiel 24:24. At ang sabi dito ay ganito, Ezekiel will be a sign to you. You will do just as he has done. When this happens, you will know that I am the sovereign Lord. At alam niyo mga kaibigan, mabatid, dito sa pangyayaring ito sa Ezekiel 24:24, maganda pong mabasa ninyo, mapakinggan ninyo, mapag-aralan ninyo yung konteksto nitong talatang ito. Sapagkat ang nangyari po dito ay namatay yung asawa ni Ezekiel. But instead of mourning, alam niyo yung he dealt with it na merong, alam niyo yung merong katatagan, and at the same time yung kanyang ipinakita ay alam niyo na salip na siya'y magpakalungkot at marami pang mga bagay na talaga magpakalugmo, ay siya'y nanatiling nagtatapat sa ating mahal na Diyos. And that is why ang sabi ni Black D.I., Ezekiel advises his hearers how to respond in the face of an impending tragedy. Sapagkat may mangyayari sa mga Israelita. May mangyayari sa kanila, sa kanyang mga sinusulatan, sa mga taong kanyang kinakaharap. And so, his life was serving as an example, as a figure for the people how to react when the trials, when the problems ay darating. Kaya ang sabi ni Cooper L.E., besides the loss of the temple, they lost another delight, namely their sons and daughters. Verse 21. And like Ezekiel, those in Jerusalem would be unable to mourn because they would immediately be taken away as captives to Babylon. For the captives to lament could be perceived as seditious. Therefore, they would, like the prophet, be forced to groan quietly. And when this happened, it was to be a confirmation to the truth of God's word and the integrity of Ezekiel. And so in the context, ipinapakita sa atin, makikilala ng mga tao that God is the sovereign Lord because what He said, it will happen. But what we also want to pick up here is that Ezekiel ay nagawa niyang i-deal yung tragedy, yung problem nangyari sa kanyang buhay na meron pa rin pananampalataya at nagtatapat sa ating Panginoon, at ito ay nagsilbing
mensahe sa mga tao sa paligid niya kung paanong dapat mabuhay kahit na may mga pagsubok na dumarating. And so, meekness in the crucibles. Yung nananatili tayong mapagkumbaba, nananatili tayong nagtatapat, at tayo'y nagtitiis. Tayo'y with patience, without resentment, walang pagrereklamo. Kahit na humaharap sa mga pagsubok. Grabe mga kaibigan, mga kapatid. And so, we have here a figure of meekness. Yes, we have Jesus. But we also have another character, which is in Ezekiel. Na kahit matindi ang kanyang pinagdaanan, he remained calm. He endured the injury. Yung kahit masakit na. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi sinasabi ng ating pag-aaral na mali na tayo malungkot. Mali na tayo mag-mourn sa kawalan ng ating mahal sa buhay. Normal na nangyayari yan. Pero yung point dito ay si Ezekiel ay nanatiling nagtatapat sa ating mahal na Diyos, naglilingkod sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaan ng masakit na mga bagay. Hindi niya hinayaan yung naging kanyang problema na makahadlang sa kanya upang magpatuloy sa paglakad at sa pagbahagi ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. And so, meekness in the crucibles. Madali ba ito? Sa biyaya ng Panginoon, we can do it. Amen? And so, the Lord is giving us examples in the Bible na maaaring maging karanasan din po natin if we are growing in a relationship with Christ. If we are growing in faith. Yung mga stories sa Bible that shows meekness, na sila'y nakapagtitiis, sila'y nakapaghihintay, sila'y patient, hindi sila nagkakaroon ng resentment, ng grumbling, ng murmurings in the midst of the problems, is an example for us to follow. And again, mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo in my personal experience, habang pinag-aaralan ko po ito, tinitingnan ko yung aking mong sarili, alam nyo mga kapatid, pag tayo nakakaranas ng problema, ng injustices, at marami pang hindi maganda mga bagay, ano po nangyayari? Ang normal, ang tendency natin ay magreklamo din. Magalit, magsalita, magreklamo. At alam nyo mga kapatid, hindi po ako exempted. At maging sa mga paglilingkod, alam mo yun, yung hindi mo maintindihan bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. Ay, you are faithfully serving the Lord. Tapos alam mo yun, ginagawa mo yung mga bagay-bagay na ito. Bakit hindi maibigay sa'yo yung mga bagay na ganito? Minsan mga kapatid, talaga alam mo yun, hindi mo mapigilang magreklamo. When all you wanted to do is to be of service. But at the end of the day, God is in control. Will, by God's grace, through His power, through His grace, yung meekness madidevelop in us. And we come to the point na kahit na may mga problems, kahit na may mga hindi magagandang mga nangyari sa ating mga buhay, we deal with it with patience, without resentment. Nagpapatuloy po tayo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung nakikita po natin that we lack this, at ako po mismo, habang pinag-aralan ko, sinasabi ko sa aking sarili, Lord, have mercy on me. Help me to grow more in my faith and relationship with you. Na sa tuwing ako ay makakaharap ng mga crucibles, ng mga problems, ng mga sufferings, ng mga bagay na hindi ko maintindihan, mga taong hindi natin maintindihan, Lord, help me to be meek, to be patient, to be humble, and to deal with it without resentment. Ito rin ba ang panalangin ninyo, mga kaibigan, mga kapatid? Then, kung yan din po ang panalangin nyo, magka-classmates po tayo. Magka-classmates tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Kailangan natin ng kanyang pagmamahal. Upang nang sa ganun, magawa rin nating tulad ni Ezekiel, tulad ng ating Panginoon Jesucristo, in the midst of the crucibles, maging meek. And we can see this in the life of Moses.
na siya ay talagang very patient. Minsan hinahighlight ng mga ilang mga nagbabasa ng Bible yung mga times na nainis si Moses. But just imagine how many years na kasama niya ang bayan ng Israel, and there were very few records na siya ay naging impatient. Ha? Makibigin mga kapatid. So he was meek in dealing. At hindi lang yun, pag-uusapan natin sa second point natin na talagang he was so meek that he was able to show things na hindi mo aasahan na ipapakita ng isang, kumbaga ng isang walang pananampalataya o marahil ng hindi, ng walang relasyon sa ating Panginoon. And so, again, number one, we have the figure of meekness, we have Jesus Christ, and in this story, we emphasize the story also of Ezekiel. At ito'y maaari rin nating maging karanasan. Kaya ito'y nasa Biblia so we can learn from it. Maaari natin maging karanasan, we are growing in our faith in the Lord. Amen? And so now, number two, let's proceed to the second point. Number one, we talk about the figure of meekness. Number two, let's talk about the flavor. Ha? Yung flavor ng weakness. Pag sinabi mong flavor, mga kaibigan, mga kapatid, di ba alam mo yan? Yung mga, di ba, mga pagkain, may iba't ibang mga flavor yan. Ano? Alam nyo, yung alimbawa, yung mga kinakain ng maraming mga tao, 'di ba? Iba-ibang flavor, minsan mamimili ka ng mga vegetables, yung pagkaluto, kaya naman minsan yung mga ice cream at marami pang mga bagay-bagay. Alam mo, may mga iba't ibang mga flavors. And alam niyo minsan mga kaibigan, mga kapatid, kapag meron ka ng putahing talagang nakasanayan mo na, meron ka ng paborito eh. Na gusto mo, ito yung flavor na gusto mo. Halimbawa, di ba, yung mga kumakain ng mga pagkain na, halimbawa, sa mga restaurant. Tapos yung may mga choices ng flavor. Di ba, kunwari, yung gulay, anong gusto mong flavor na itong gulay na ito? Same gulay, pero iba-ibang flavor. Pag natikman mo na, alam mo na yung flavor na gustong-gusto mo. Dito, mga kaibigan, batid, ang gusto kong i-emphasize, yung meekness has its characteristic. Meron siyang flavor na pag nakita ito, natikman ito, it identifies the person as growing in meekness. Ha? Growing. Gusto nating emphasize growing in meekness kasi tayong lahat, mga kaibigan, mga batid, we are all growing in meekness by the grace of God. Amen? By God's grace. That is what we want to experience. Now, let's proceed to the second point, yung flavor of meekness. And one of the flavors of meekness is you begin or we begin to intercede for others. Intercede for others. Tayo ay namamagitan para sa ibang tao. Tingnan nyo itong kwento sa Exodus 32:11. Ito yung panahon na kung saan ay yung mga Israelita, after na maranasan nilang pagliligtas ng ating Panginoon, at si Moses ay nawala lamang ng saglit, ay nagsimula na sila kagad na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam mo yun, yung wala nang nakakakita, after maranasan nila ang biyaya, kapangyarihan, mirakulo ng ating Panginoon, nawala lamang si Moses, na figure na kanilang tinitingala, ay they started to do something else. At siguro sasabihin natin, grabe naman tigas ng ulo ng mga Israelita. Pero mga kapatid, huwag na tayong lumayo. Tayo rin ganyan. Diba? Tayo rin ganyan. O yan ha, yung mga sumusubaybay na may mga katabi ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. O yan. Tingnan mo rin yung katabi mo dito sa kabila. Pero tingnan mo rin yung sarili mo. Tingnan natin ang ating mga sarili. Ganon din tayo, mga kapatid. Ano nangyayari sa atin? We just experience a very, very powerful miracle, power from the Lord. Pero ano nangyari? The following day, maybe after ilang days, naghihina na naman tayo. We start to doubt the power of God. We start to doubt the promises of God. Ang dali nating manghina. At bumabalik tayo dun sa ating dating buhay. Ito nangyari sa mga Israelita. And so ang sabi ng ating mahal na Diyos sa Exodus 32:11, Moses pleaded with the Lord, his God, and said, Lord, why does your wrath burn hot against your people whom you have brought out of the land of Egypt with great power and a mighty hand? And so he started interceding for them. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, yung mga naging karanasan ni Moses sa mga Israelita, I'm just trying to imagine, ano, yung pagpaalis pa lang sa kanila sa Ehipto at marami pang mga bagay, he experienced
a lot already with these people of God. At pwedeng sabihin ni Moses, sige Lord, ang titigas ng ulo ng mga yan, tapusin mo na sila. Pwedeng ganun ang sabihin ni Moses. O di ba hindi, di ba minsan ganun din ang nangyayari sa atin? Pagpe-pray natin yung mga tao sa paligid natin, minsan may mga ano, sige pastor, pag-pray. At minsan bibiruin ko, mayroon pagsubok daw, mayroon nakakaaway, kapwa kapatid, o kaya kapwa manggagawa, o marami pa. Sasabihin, o ano ipagpe-pray natin? O ipag-pray natin na ano, na mapabuti o mapasama. Tapos tatawa, sasabihin, pag-pray natin pastor, na siya ay mauntog. Minsan may mga mauntog daw. Pag-pray natin, pastor, na siya ay ano, matauhan, madapa, para ganito. Ang point nito, mga batid, hindi ganun ang sinabi ni Moses. Alam ni Moses at marahil naranasan niya na in few times, dahil nagsisimula pa lamang, pero naranasan na ni Moses yung pagre-reklamo, katigasan ng ulo ng mga Israelita. And yet, he interceded for them. Hindi niya sinabing, sige Lord, tapusin mo na sila. And so, this is a flavor of meekness. When we start interceding for others, especially those people who are hurting us. At alam niyo mga patid, habang pinag-aaralan ko ito, alam mo yun, talagang, alam mo, may tatama talaga sa atin ito eh. At maging sa inyong lingkod, parang aray ko po. Aray ko po, Lord, have mercy on me, Lord. And help me to intercede for people. Ang sabi dito, may dalawang magandang makuha po natin dito sa interceding for others. First, God offers to destroy the rebellious people and bless Moses was a test for him. God wanted Moses to demonstrate just how much compassion he felt for these desperately disobedient people, and Moses passed the test. Amen. At ang sabi pa dito, sometimes God may also allow us to face opposition. He might allow us to be in a crucible so that we and the watching universe can see how much compassion we have for those who are wayward. Kaya hindi lahat ng taong mamimit natin sa ating buhay, pareho ng ating paraan, pareho ng ating kagustuhan, pareho ng direksyon na gusto nating tahakin. And all we can do is to pray for one another. Amen? Manalangin tayo para sa isa't isa. It's an opportunity for us to practice meekness, intercede. Ipag-pray natin ang isa't isa. Ipag-pray natin yung hindi natin makaunawaan. Ipag-pray rin natin ang ating mga sarili na maunawaan po natin lalo yung ating kapwa. Maunawaan rin natin ang ating mga sarili na tayong mga makasalanan din at nangangailangan ng kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoon Hesukristo upang maging mapagkumbaba at mapagpatawad. And then second, this passage shows that opposition and disobedience is a call to reveal grace. Grace is needed when people least deserve it. But when they least deserve it, it is also the time that we feel the least like offering it. O, di ba? Pag hindi karapat-dapat yung tao, di ba, isabi natin, lagi na lang niyang ginagawa. Eh, ba't ko pa ipagpapatawad? Ba't ko pa gagawin yan? And so the more we are called by the Lord to provide and give the grace that He is giving us. And so mga patid, one of the flavors of meekness. Kumbaga, ma-identify natin. Yun yung flavor niya. Yun yung pagkain na yun. Yun ay meekness. When we are learning to intercede for others. When we are learning to pray for people. Na hindi natin gusto, hindi natin nakakasundo, maaring iba yung kagustuhan sa atin, at maaring nananakit sa atin. When we start doing this, we are on our journey towards meekness. We are on our journey and we continue to grow. We are growing in our relationship with the Lord. Number two, another flavor of meekness is when we start loving our enemies. Tingnan niyo sabi sa Matthew 5:43-45. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy.
But I say to you, love your enemies and pray to those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Ang sinasabi dito sa ating talatang pinag-aaralan ngayon ay ang gawin daw po natin ay matuto tayong magmahal sa mga taong nananakit, mga taong naninira, mga taong nagpe-persecute, at ipanalangin daw po natin sila. Ipanalangin daw po natin yung mga taong ang iniisip ay hindi mabuti para sa atin. Yung mga taong marahil, hindi ko po alam mga kaibigan, mga kapatid, yung inyong mga karanasan, maka meron kayong kapamilya, kaopisina, katrabaho, na hindi nyo maintindihan, hinihila kayo pababa, sinisiraan kayong patuloy, ginagawang kayo ng hindi maganda. Let us pray for them. Let us pray for them. And again, mga kapatid, this is a challenge. This is not easy. And when it is not easy, the more we need the grace of God. At alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, nakikita ko mga kaibigan, mga kapatid, the more I need the grace of God, the more na kailangan kong biyaya ng ating mahal na Diyos para magawang mahalin yung mga taong nag-iisip, gumagawa ng mga bagay na hindi maganda sa atin. At kung nakikita nyo po sa inyong mga sarili na, alam mo yun, yung kung ang thinking pa rin natin ay, may gumagawa naman sila ng mali, gumagawa naman sila ng masama, eh, bahala sila. Sila, mangyari sa kanilang hindi maganda. At gawan rin natin sila ng kasamaan. Gantian natin. Naku mga kapatid, the more we need the grace of God, the more na kailangan natin ng kanyang biyaya upang nang sa ganun, makakitaan tayo ng meekness na sinasabi. Loving our enemies. Naalala ko na minsan meron akong isang kaibigan na merong nag-text sa kanya ng hindi magandang mga pananalita. Hindi magandang mga pananalita. At ang nangyari mga kaibigan, mga patid, nung nabasa niya, galit na galit siya. At ang sabi niya, naku, itong taong ito, ganito, ganyan, gagawin natin. Talagang galit na galit siya mga kaibigan, mga kapatid. Galit na galit. At alam niyo, may nagsabi sa kanya, kapatid, replyan mo pa rin. Ano na may re-reply ko? Bastos na mga sinay niya, ganito, ganyan. Sabi ko, sabi nung kasama namin, i-reply mo, ipagpe-pray kita, kaibigan, kapatid. The Lord loves you. At alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, ni-reply niya. Nung ni-reply niya, biglang nag-reply sa kanya, ang hindi na maganda yung sinend ko sa'yo, pero ginad-bless mo pa rin ako. Hindi na maganda yung sinend ko sa'yo, pero sinabihan mo pa rin akong ipapanalangin mo ako. Sabi niya, ano yun? Ha? Nagtaka yung nag-text sa kanya. Di ba mga kapatid, mga kapatid? And so, when we start loving those who hate us, those who persecute us, yung mga kinukonsider na enemy, ay we are in our journey, on our journey towards meekness and growing in Christ. Amen? At again mga kapatid, this is not easy. We need the grace of God. Kailangan natin ng kanyang biyaya. Kailangan natin ng kanyang pagmamahal upang magawa natin ang mga bagay na ito. Tingnan nyo kung babasahin pa natin yung verse 48 ng Matthew chapter 5. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. At alam nyo, itong text na to ay nagkaroon ng maraming mga misinterpretation na kumbaga parang ang dating ay kailangan maging perfect as in sinless perfection. But in reality, the context in itself is simply talking about yung perfect. Well, in reality, when you look at it in its original word, mga kapatid, it's mature. Mature. Ibig sabihin ng maging mature or perfect in Christ is dito sa context na ito is perfect in love. Mature in love. Complete in love. And how? When we start loving our enemies. Sabi ng Panginoon, yung biyaya niya. Yung araw, yung ulan, ay ibinagkakaloob niya sa mabuti at saka sa mga masama. Kaya, another flavor of weakness, meekness, is when we start loving our enemies. Yung merong kang kalaro sa basketball, sa tennis,
volleyball or ano pa man yan, na nagawang ka ng hindi maganda, na sa halip na gantihan ay ang ipakita ay pagmamahal. Ano? Yan na, yung ikaw ay nagda-drive, merong nagbusina sa iyo ng malakas at pagkatapos, o kaya in-overtake ka ng bigla-bigla, sa halip na iyong gantihan, ang ipakita ay pagmamahal. Yung mga, alam mo yun, yung mga nakagawa ng hindi maganda sa atin, yung sinisiraan tayo, ginagawan tayo ng hindi maganda, hindi natin maintindihan yung kanilang mga desisyon, ipanalangin po natin sila. And again, we need the grace of God to do all of this. And then ano pa mga kaibigan mga tid, another flavor of meekness, ang sabi dito, 1 Peter 2:21. Ang sabi dito, "For to this you were called, because Christ also suffered this for us, leaving us an example that you should follow His steps." Okay? That you should follow His steps. We are called to follow the steps of Christ. 1 Peter 2:21. And what did Jesus show? Mga batid, nung siya nandito sa lupa, He showed complete meekness and humility. Nung panahong siya, mga kaibigan, ay kine-question at binibigyan ng mga accusation at marami pang iba, He was silent. And His silence was a powerful witness to them. Sapagkat alam niyo kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo doesn't need to prove anything. People knows, yung mga tao nasa kanyang paligid na hindi siya gumawa ng anumang masama o anumang mga bagay na hindi maganda. Mga kapatid. And so there are times that silence is the best weapon that we can do, we can have, or we can practice. There are times. Of course, there are also times, yung sinabi po natin kanina, that we need to speak. But if we will speak, we need to speak in love. Ulitin ko mga kapatid, ano? There are times na silence is the best weapon. Yun tayo ay manahimik, lalo na kung, alam yun, yung mga tao sa paligid natin ay alam naman at napapansin ng mga tao na hindi ka naman ganun. The best weapon is silence. The best weapon is silence. Kasi may mga tao talagang, they will try to destroy, they will try to say things na negative. Mga kapatid, may mga nangyayari talagang ganyan. But if you know that you're not like that, and aside that you're not like that, you know that by God's grace, and yung mga tao sa paligid mo also knows that you are faithfully serving the Lord, that there are times that the best weapon is silence. But if we will speak, kasi again, we do not want them to tolerate. If we will speak, the greatest challenge for us is to do it with love, with patience, and without resentment. Kumbaga, kung i-approach natin, hindi dahil tayo nagagalit, tayo nagre-react, gagawin natin because we want to help them. We want them to feel secured and loved, na hindi nila kailangang gawin yung mga bagay na yon. Ang kailangan lamang ay magpakababa at tanggapin ng ating Panginoon Jesucristo. And so Jesus Christ showed that. Diba? Siya'y tahimik. There are times that He would speak up very little words. Mga kapatid, very little words. At yun ay talagang nagpakita that He was patient without resentment in dealing with the accusations na kanyang naranasan. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, it is not easy to live like this. It is perhaps impossible unless we embrace one critical truth that in all unjust situations, we must believe that our Father in heaven is in control and that He will act on our behalf when it is according to His will. This also means that we must be open to the possibility that like Jesus, we may not always be saved from injustice, but we must always remember that our Father in heaven is still with us and in charge. Hindi all the time yung mga injustices ay maitatama dito sa mundong ito. But we still
continue to believe that God is in control. He is in charge. Amen? And by God's grace, mga kapatid, magagawa nating maging meek, magpakababa. Ha? Pero inaamin rin po natin, ano? It's impossible sa ating mga sarili unless we look at it ng ating mahal na Diyos is in control. Na siyang bahala na maglilid sa atin. At alam niyo mga kapatid, I have glimpses of experiences or small, should I say small because of what, compared to what Christ experienced, these are very small experiences. Mga kapatid, that truly, God will redeem. God will save us from a situation because He is in control. And we just need to continue to hold on to Him. And kung may darating mang mga hindi maintindihan, let's continue to be faithful to God. Be patient. And deal with it without resentment. Again, we need the grace of God, mga kapatid. Sana po hindi po kayo nagsasawang naririnig yung mga na we need the grace of God. Kasi bakit, mga kapatid, ako po, ramdam ko eh, yung ating lesson na hindi talaga natin kaya sa ating mga sarili. Kasi alam nyo, natural tayong mga reklamador, natural tayong nagagalit, naiinis, and pag may injustice, gusto natin kagad ipaglaban yung ating mga kagustuhan. Kaya mga kapatid, this is a reminder for us that silence at times can be our most powerful weapon in the face of injustice. But if we will speak up, we make sure that we are doing it out of love, out of care for one another. The last letter F that I want to share with you, the foundation of meekness. Sabi sa Psalm 62:5-8, "For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. He only is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be shaken. On God rest my salvation and my glory, my mighty rock, my refuge is God. Trust in Him at all times, O people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us." Ang sinasabi nito, mga kapatid, the very foundation of meekness is no other than God Himself. Ang pundasyon upang sa ganun magawa nating maging meek, maging patient, to live without resentment, to act on things na may pagmamahal is no other than we need God. The foundation is God Himself, that we take refuge in Him. We hope in Him. Ang sabi dito mga binmatid ni Spence Jones, in commenting on Psalm 62:5-8. "From the thought of his bitter enemies and their wicked machinations against him, the psalmist returns to expressions of his full confidence in God. First falling back on the almost identical words of his opening stanza, and finally, and then slightly varying them, and finally commending trust and confidence to the remnant of the people who continue faithful to God and to His anointed." Yung full confidence natin, and again mga kapatid, I think I've mentioned this mula po nung umpisa ng ating pag-aaral dun sa first letter F natin, which is the figure of meekness, the flavor of meekness, and now the foundation of meekness. We want to emphasize that in order for us na magkaroon ng ganitong karakter, ang kailangan natin ay tayo ay nasa ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Na tayo nasa ating Panginoong Diyos. Na tayo'y nangahawak sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, na yung ating buhay ay isinusuko po natin sa Kanya. That's the foundation of meekness. And when we are growing in a relationship with God, the Lord will help us. The Lord will change us. The Lord will transform us. And when we go through crucibles, by God's grace, magagawa po natin maging meek. Amen? Kaya ang sabi dito mga kapatid, meekness and humility, far from being attributes of weakness, are often the most powerful manifestation of a soul firmly grounded on the rock.
pag tayo'y talagang grounded sa ating Panginoong Diyos, lumalago sa ating Panginoong Hesukristo, nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, the effect is that we will learn to be meek, to be humble. Yung journey natin, mga kapatid, the Lord will transform us. Again, hindi man immediately, hindi man right away, but the Lord will help us as we continue to connect in Him. At alam niyo, mga kapatid, you will learn to adjust, you will learn to respect, and alam niyo, mga kapatid, there will be even times that you will pray, Lord, I cannot understand ano po yung mga nangyayari sa akin ngayon. But Lord, help me to deal with all of these people, all of the situation with love, with care. Lord, I pray for myself, I pray for others. Lord, I pray that may you help us and lead us. Lord, if it's your will for me to stay, give me the strength to be still loving. Alam mo yun, mga kapatid, yung mag-pray ka ng ganun. Ako naranas ako, mga kapatid, mag-pray ng ganyan. Lord, kung kalooban mong manatili pa ako, kung saan ako naroroon, tulungan mo kong bigyan mo ako ng lakas na mahalin yung mga tao. At kung ako naman yung may problema, Lord, tulungan mo ako, makita ko, what do you want me to learn from this experience? But again, it all begins with God. The very foundation is the rock himself, God himself. And so, mga kaibigan, mga kapatid, again, I want to remind all of us, let us continue to grow in a relationship with Him. Amen? Let's continue to grow in faith. Let's continue to hold on to Christ. Patuloy po nating kilalanin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Magbasa tayo ng Kanyang mga salita. Patuloy nating kilalanin what kind of God He is. At pag nangyari ito, mga kapatid, He will change us and transform us. And by God's grace, tayo ay magiging meek in the face of a crucible. And so, tatlong letter F po natin sa pag-aaral na to, we learn about the figure of meekness, emphasizing the character of Christ and also the character of Ezekiel. We also talk about the flavor of meekness, na yung interceding for others, loving our enemies, and silence ay mga ilan sa karakter ng pagiging meek. Of course, yung patience, we also talk about it, yung without resentment, yung humility, it's all part of that flavor of meekness. And then, we talk about the foundation of meekness, which is yung patuloy tayong manghawak at tayo'y magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin ng lubusan, and He will help us. He will transform us na maging mapagkumbaba. Nawa po'y na-bless kayo sa ating pinag-aralan ngayon, at nawa po'y nakinabang po kayo, at nawa po ito'y nakatulong upang mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon Jesucristo. Sama-sama po tayong yumuko sa isang panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan ngayon. Lord, ako po mismo sa aking pag-aaral ng leksyon, kita ko, Lord, na talagang ako po'y nangangailangan ng inyong biyaya, ng inyong pagmamahal. At maaaring ito rin ang karanasan ng aking mga kaibigan, mga kapatid na kasama ko po ngayon sa pag-aaral na ito. Lord, may mga karanasan kami na we are experiencing injustices, problems in life, sufferings. At minsan, Panginoon, hindi na po namin maintindihan bakit nangyayari itong mga bagay na ito. Bakit pag minsan ay may mga nararanasan kami na hindi namin sukat akalain na ito ay mararanasan natin. Lord, sa mga ganitong panahon, Lord, tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo. At sa aming pagtitiwala sa inyo, pagkalooban niyo po kami ng lakas upang piliin namin maging meek. Matransform niyo po kami, Panginoon, ng aming mga buhay ay magsilbing example, katulad po ni Ezekiel, na naging halimbawa sa mga tao sa kanyang paligid of what it means to trust in you and to believe that you are in control no matter what. Lord, ipinapanalangin ko po ang aking mga kaibigan, mga kapatid.
anumang pagsubok, anumang problema, anumang kanilang pinagdadaanan sa buhay na ito. Maring ang ilan sa kanilang mahal na Diyos ay may mga hindi nakakasundo, may mga hindi maintindihan ng mga karanasan sa buhay, mga namimit na tao na maaring sila'y nasasaktan. O mahal na Diyos, tulungan niyo po kami to see that you are in control and to deal with this with patience and without resentment. And Lord, kung kami naman ay nagiging dahilan ng sama ng loob ng ibang tao, Lord, tulungan niyo po kami. Kami magbago, kami ay humingi ng kapatawaran, at kami maging dahilan upang mas lalo po kaming lahat ay mapalapit sa inyo. O mahal na Diyos, sa anumang paraan na kami nagkulang, nagkasala, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo. Tulungan niyo po kaming manghawak lagi sa inyo. Maraming salamat po at inyo po kaming patuloy na palalakasin. Patuloy kaming gagabayan at sasamahan. Maraming salamat sa inyong biyaya at pagmamahal sa amin. Sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Muli po, maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong ginawang pagsama sa ating ginawang pag-aaral na ito. At nawa po'y nakinabang po kayo. At muli po, kami po'y nagpapasalamat sa mga kapatid, mga kaibigan na patuloy pong sumusuporta sa ating gawain ito. Maaari nyo pong patuloy pa rin pong i-share ang ating video na ito upang makinabang pang inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Muli po, maraming salamat. Pagpalain kayo at magkita-kita po tayo muli sa ating mga susunod na pag-aaral.